Para mapabilis pa ang pag-develop ng mga irigasyon sa Pilipinas, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng higit 100 excavator sa Zambales. Ang kabuuang detalye sa sentro ng balita ni Kenneth Paciente. 141 bagong mga excavator ang pinangunahang ipamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magagamit ng mga Irrigators Association sa iba't ibang panig ng bansa. Hakbang ito ng pamahalaan para patuloy na mapalakas pa ang agrikultura sa bansa at matiyak na maagapaya ng mga magsasaka. Bahagi ang mga unit na ito sa 3 taong refleeting program ng NIA na may 2.5 billion peso na pondo. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang naturang mga kagamitan sa pagpapabuti ng mga irigasyon sa bansa na may positibong epekto sa agrikultura. Mapapalakas din ito ang core capability sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng irrigation facilities sa buong Pilipinas. Nung una natin ang production at alam natin ang pinakamahalagang bahagi na para pagandahin ang ating ani ay ang mas magandang patubig. Itong mga makinaryang ito ay gagamitin para pag-maintain doon sa ating mga facilities, doon sa ating mga irrigation facilities, paglinis ng siltation, at kuminsan gagawa sila ng bagong irrigation na kanal, at ulit para mas maganda ang magiging patubig. At marami kaming napupuntahan na sa palagay namin, kahit na 2 plantings lang yung iba, kung talagang pagandahin natin ang patubig, baka makapag 3 plantings. Kaya yun, immediately 30% increase yan ng production. Gagamitin din ang mga equipment na ito sa pagsasaayos ng canals at iba pang irrigation facilities na nasira dahil sa mga kalamidad. Dahil dito, ginagawa na ng pamahalaan ang lahat para maiwasan ang posibleng maging epekto ng tagtuyot. Kaya't lahat po ng aning kayang gawin, bago pa maubos ang ating mga water supply, ay ginagawa na namin upang pagka tumagal pa ang El Nino, ay meron tayo, nakahanda naman tayo na kahit papano, meron tayong patubig, meron tayong tubig para sa mga malalaking lunsod, meron tayong patubig para sa industriya, at lalong-lalo na ang pinakamahalaga sa lahat niyan ay ang patubig para sa agrikultura. Binigyang direktiba na rin ng Pangulo ang NIA at Agriculture Department na alamin ang mga pangangailangan ng magsasaka sa harap ng banta ng El Nino. We must be prepared to address the effects of El Nino. We have included in this effort the Department of National Defense, the DNR, and the Department of Agriculture para pag-aralan lahat ng ating kayang gawin upang mapaghandaan ang mga magiging hamon pagdating nga ng tagtuyot. So we have to think even in terms of cloud seeding, rainmaking, to ensure continuous supply of water to our farmlands. Makikipagkoordinasyon na rin daw ang Pangulo sa DBM para sa kinakailangang pondo sa karagdagang mga unit ng excavator para matiyak na magiging functional ang mga irrigation system sa bansa. Kenneth Paciente, para sa bayan.